Ay, makamasyad ng Audbillah, minayasyatin nga Rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa araw na ito, nalito po lamang tayo sa ating shop. No? Sa ilang araw po tayo hindi nakalabas gawa ng second dose ng ating vaccine. Tapos, kinamagahan, nagpahinga tayo. Then another day, vaccine naman ng aking mga anak. So, kaya hindi talaga tayo nakalabas. Okay, so sa araw na ito, mayroon po tayo ditong aircon. No? Na ang tatak ay, alam nyo na, Samsung digital inverter. No? So, maging sa aircon, ay talagang hindi tayo tinatantanan ni Samsung digital inverter, no? Oh, yes, so, Daddy! Ang problema po na ito ay napansin ko na hindi gumagana yung condensing fan niya, yung condensing fan. So, sa araw na ito, ito yung pagkakataon na bubulat natin lahat ng mga reason bakit hindi gumagana yung fan. So, para malaman natin kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan natin malaman kapag ka naka-encounter tayo ng ganitong trouble na inverter pero hindi gumagana yung fan ng condensing unit, okay? So, ayun mga kamaster, no? Ito na yung ating unit. So, ikinabit ho natin to dito sa wall, no? Upang madali nating ma-diagnose, no? Yung mga problema, kung sakali, para naabot natin din yung kanya namang condensing unit ay nandito lamang. Okay? So, ang gagawin natin, kakalasin po muna natin mga tornilyo para malaman natin at makita natin yung loob ng aircon na to, mga kamaster, okay? So ayun mga kamaster, no, nabuksan na natin. Tinanggal na natin tong takit. So bubuksan natin to mamaya, no. Ano? So, check natin to. Dinwa-wiring natin siya from indoor, no, to outdoor unit para mapaandar natin ang actual kung bakit hindi umaandar yung kanyang yung fan, no. So, napansin kasi natin noong karang araw, dahil nga binibenta sana natin to, dahil nga nagbabawas tayo ng mga gamit gawa ng ilipat tayo sa Bacoor, Cavite, so, napansin ko, parang hindi yata gumagana yung fan, no. So, bubok sa araw na ito, tuklasin natin kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi umaandar yung outdoor fan motor, mga kamaster. 12 seconds later. So, ayun mga kamaster, no? Nakaanda na yung ating mga tester. Punasan muna natin to. Matanggal na natin mga tornilyo. Then, ang gawin natin, paklasin na natin to. Okay. So, tingnan natin yung blower. Ito yan. Kasi natin. Yan. Yeah. Yun. Kita na ba? Okay. So, etong ano, etong wire na to, ito yung sa blower, no? Kasi yung fan motor. Ito to. Check muna natin to, mga kamaster, no? Sundan natin kung saan siya pumunta. So, ito yun. Ito. So, ito yung sa fan motor. Okay, nakakonect siya dito. Okay. Then, ito naman, doon sa capacitor. Tanggalin muna natin yung capacitor. So, ang unang-una natin i-check, ito muna ang capacitor, mga kamaster, no? So, kasi nga, hindi gumagana yung blower, yung condensing fan, yung fan motor niya. So, ang i-check natin, syempre, ang unang-una natin i-check, yung capacitor na sumusupot. Okay, dito sa ating fan motor. Check natin running capacitor, no? So, meron siyang value na 2.5 microfarad. Okay. 50 to 60 hertz, 450 volts AC. Okay, so, yung ating fan motor ay AC. Okay, hindi po ito DC. Ito po ay gumagamit ng AC na na voltage output. Okay? So, i-check natin itong capacitor, no? Pero bago natin to i-check, syempre kailangan i-short muna natin siya. Yo! Okay. Para safe tayo. Yan ang gagawin natin. Check natin yung kanyang capacitance. Okay, kasi meron tong 2.5 microfarad. Okay. Gamitan natin siya ng alligator clip o crocodile clip para mas suabe yung data na ating makukuha.
Okay, so meron tayong nakukuhang 1.166 microfarad, mga kamaster. Okay, out of 2.5 microfarad. So hindi niya talaga kayo start yung ating fan motor. Okay? So since na may nakuha na tayong ano, sala rin dito, weak na yung ating ano no, weak na yung ating capacitor kasi 1.1 eh yung ating nakukuhang capacitance out of 2.5 microfarad. So ang gagawin natin, ang isusunod nating i-check ay yung kanyang panmotor naman. Panmotor, check natin kung buo pa yung panmotor. Okay? Gagamit tayo ng analog. Mas madali po kasi mag troubleshoot ng mga panmotor kapag ka-analog yung ating gamit. So set po natin siya sa continuity. Times 10 lang tayo, times 10. Okay? Kung ating mapapansin mga kamaster, susundan lang natin yung ano, yung kanyang connection, okay? Yung dalawang puti. Okay, yung dalawang puti. Okay, pansin nyo. Yung dalawang puti nakakabit sa kulay red, no? Ito 'yan, no. Yung dalawang puti kasi nandito yung sa capacitor. Okay? Yan. Yung ating running capacitor, okay? Kuha ba? Yan. So, yung dalawang puti nandito nakakabit sa pula. Okay? Then sa dilaw. Okay? So, ibig sabihin, yung nawawala diyan at walang connection ng capacitor, yan po yung common. Which is yun po yung blue, kulay blue. Okay? Ang common natin ay kulay blue. Then yung auxiliary natin ay yung kulay red. Okay? Then ito naman yung sa start, sa running natin. Yung kulay yellow, kulay dilaw. Okay? Ulitin ko ha. Itong dalawang connection ng capacitor, pumasok siya dito sa, nag-connect siya dito sa kulay red. Okay? Then yung isang connection naman ng capacitor, running capacitor ay nasa kulay dilaw. Okay? Kung ano yung nawawala dyan at kung ano yung connection sa tatlo nito na naiiba at nag-iisa lamang, yan po yung common. Okay? So, klaro, no? So, ito po yung common. Okay, ito yung auxiliary. Okay? Ito yung line, ito yung neutral. Mga kamaster, no? Ito yung line, ito yung neutral. Madaling sabi. Okay? So, since na-check na natin tong capacitor, weak na siya, check naman natin yung kanyang kita ba? Yun. Check naman natin yung kanyang windings. So, magsimula muna tayo. Paalala, sabi ko nga sa inyo, okay, etong dilaw at saka pula ay isang line lang yan. Okay? Isang linya lamang yan. Dahil ito yung ating common. Ito yung ating auxiliary. Okay? So, ang pag-check niyan, titingnan natin muna kung mayroong connection yung ating auxiliary dito sa kanyang running capacitor. Tingnan natin. O, wala. Okay? Then, kapag nilipat naman natin itong auxiliary, ilalagay natin sa common, wala rin. Okay? So, short natin para sigurado, baka sabihin nyo, baka naka-off ka master. Yan, naka-times 10 po tayo. Okay? So, ganun lang po. Kadali mag-check ng 3 wires na fan motor. Okay? Paalala, ito po ay inverter. Pero ang gamit na output voltage ng Samsung na to ay 220 volts. Okay? DAC, hindi po DC. Okay? Kasi sa Daikin, yung ating mga tinotroubleshoot, mga ginagawa, ay DC po yung output ng fan motor. Samantalang sa Samsung, ang ginagamit nilang output voltage ay 220 AC. Okay? So, balik tayo sa ating issue. Itong pula, ito yung auxiliary. Ah. So, itong blue, ito yung ating common. Okay? Auxiliary to. Itong dalawa. So, kanina, open yung ating windings. Double check natin. Check natin dito sa ulit. Ah, ulitin ko. Check natin dito sa... Yan ang mga kamaster, no? Yan, no? Ito yung terminal na to. Check natin dito sa pula, sa auxiliary. Titingnan natin kung mayroong connection dito sa ating running connection ng capacitor. Running windings. Ayan. Wala ho. Okay? Open ho yung ating windings. Kaya hindi po siya mag-start. Okay? So, ang tanong, may pumapasok bang 220? So, tingnan natin. Okay? Check natin yung auxiliary at saka yung common. Tingnan natin. O, meron. Okay? Ibig sabihin, buo yung windings ng line tsaka neutral. May pumapasok na boltahe. Pero hindi niya kayang i-start. Okay? Dahil nga open yung ating running windings. Okay? Klaro? Pag nilipat mo naman yung auxiliary sa common, wala rin.
kayo mga kamaster, so ganoon lang po kadali. Ibig sabihin, yan o, talagang open yung ating ano, fan motor. Okay? So ang gagawin natin, maghahanap tayo ng fan motor dito na kahit hindi na kasing ano nun, kasing kaparehas nun, basta ang mahalaga makahanap tayo ng fan motor na 3 wires, okay? 2000 years later. So ayun mga kamaster, no? Buti nakahanap tayo ng 3 wires, no? Na kaparehas nung connection ng fan motor na yon. So ito ay ginagamit ko, no? Kapag ako ay naghihinang, so ginagamit ko to. Malakas ho ito, mga kamaster. Okay, so check natin. Check natin kung itong connection ng wire na to ay buo pa rin. Okay? Hahanapin natin dito yung common. Okay? Check natin to, no? Gamitan natin ng digital. So, subukan natin hanapin dito yung ano muna, yung common muna, common. O common. Muna tayo. ohms, mga kamaster. Okay, lipat natin sa kabila. 175 ohms. Okay, then lipat natin sa kabila ito. Ito. 357 ohms, mga kamaster. So, mas madaling sabi, ito yung ating common. Okay? Ito yung ating common. So, ito yung ating auxiliary, mga kamaster. Okay? Common, auxiliary. Okay? So, check natin. Times 10 pa rin tayo, mga kamaster, no? Okay? So, pagkukumparahin natin, kamaster, no? Mga kamaster. So, ating yung common natin ay ito, yung common. Okay? Common, from common to auxiliary. Okay? Meron. May pumapasok na buo yung ating line to neutral. Okay? Then, tingnan natin dito sa running connection, running windings, meron. Okay? Then, dito sa running, then sa auxiliary, meron. Kita ba? Yun. Ulitin natin. Silaw eh. So paalala mga kamaster, no, itong wire na to ng panmotor doon ay same lang nito. Yung connection in terms of 3 wires na tinatawag, tatlong wire. Okay? So uulitin ko ha, uulitin ko yung test. Ito yung ating common. Okay? Common yung auxiliary at saka yung ito sa ating running capacitor. Okay? So magsimula tayo sa common to auxiliary. Yon. Palo. Meron. Ibig sabihin, nakaka-receive si windings ng 220 mamaya. Okay? Buo yung ating line to neutral na windings. Okay? So, lipat natin tong from auxiliary to running capacitor, running windings. Meron. Okay? From running windings to auxiliary, check natin. Meron. Buo. So, madaling sabi, yung tatlong wire na to, yung kanyang windings ay buo. Samantalang dito, no? Samantalang dito, pag kinabit natin yung ating auxiliary test rod at dito sa running windings, wala. Okay? Walang palo. Open. Tapos pag nilipat naman natin siya dito from running windings, ililipat natin sa common, ayan, meron. Ibig sabihin, nakaka-receive ng 220 volts itong ating windings. Yung nga lang, open naman yung kanyang running windings. Hindi niya kayang start. Ilipat natin yung auxiliary to common. O wala. So hindi talaga mag-start yung ating fan motor. Samantalang dito, buo lahat. Magsimula dito sa common, then auxiliary, meron. Then common, from common to running, meron. Then from running to auxiliary, meron. Lahat buo. So ang gagawin natin, no? Bago natin to, ito muna ang gagamitin natin, mga kamaster, no? Ito muna ang gagamitin natin. Pang-testing lang naman para malaman natin kung buo nga ba yung board, yung relay ng board na nagtitrigger dito sa ating fan, dun sa fan motor. Titingnan natin kung buo yung switching relay ng fan motor. Okay? So, itabi muna natin to. Ibabalik natin to. Balik muna natin to dito. Then, papaanda rin natin. Kukuha na natin ang actual na kukuha na natin siya ng actual na operation. Okay? Yan. So, ito, ilalagay natin dito.
kuha na natin ang actual na bultahe ito. Ito po yun mga kamaster, no? Ito po yun. Ito yun, no? Ito yung sa panmotor, papunta sa panmotor. Okay? So, ito na yun. Yung tatlo na to. Okay? So, yung common at saka auxiliary, itong dalawang terminal na to. Okay? So, papaandarin natin siya. 12 seconds later. So, syempre mga kamaster, no? Bago natin ikabit yung wiring, so ituturo ko rin sa inyo kung paano magkabit ng wiring from indoor to outdoor. Okay? So, kung ating mapapansin, yung power supply ng ating unit ay nasa indoor unit. Okay? So, ito yung pwede mong i-direkta sa secondary breaker, mga kamaster. Okay? So, ito yung ipa-plug natin mamaya. Okay? So, pwede nyo rin lagyan ng plug. Nasa inyo po yan, pero ang pinakamaganda, mas maganda, maglagay tayo ng secondary breaker. Okay? Ang secondary sabi, yung indoor unit naman ang nagbibigay ng power supply dito, kay outdoor. Okay? Malinaw. Yung indoor unit ang nagbibigay ng supply dito kay outdoor unit. Kaya kung ating mapapansin, mayroong delay yung ating startup ng compressor. Okay? Bakit? Kasi sa pamamagitan ng relay, itong relay, ito yung nagbibigay ng signal papunta dun sa compressor para magkaroon ng 220. Okay? Then ito namang si communication, ito naman yung nagtitrigger. Okay? Ito naman yung nagtitrigger sa compressor para magbigay ng signal para umandar naman yung ating compressor, mga kamaster. Okay? So ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng wiring, mga kamaster. Okay? So ikakabit na natin itong wire, mga kamaster, no? So ang gagawin nating signal, itong kulay itim. Okay? Signal, itong kulay itim. Kakabitan natin sa dito. So, ayun mga kamaster, no? Naikabit na natin yung connection ng indoor tsaka sa outdoor. Okay? So, paalala, yung ating kulay itim ay ito yung signal, communication. Okay? Then, ito naman yung line at yung neutral, mga kamaster. Okay? So, dito naman sa outer unit, same lang din. Ito yung ating communication, yung kulay itim, yung ating line, at saka yung neutral na kulay puti. Okay? So, malinaw. So, ang gagawin natin ngayon, papaandarin na natin unit. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Yung power supply ng ating indoor unit ay nakakabit na doon sa ating extension. So, ipa-plug natin siya. Okay? Ilalabas muna natin yung receiver. Ayan. Then, kunin natin yung remote. Okay, so ito na yung remote mga kamaster, no? Ayan. So paalala, itong unit na to, nakabukas po yung valve na itong mga kamaster. Na sa madaling sabi, wala po yung lamang refrigerant. Okay? Para safe tayo, tatanggalin po natin yung flare nut. Okay? Kasi itong flare nut na to, naka-isolate po yan. Yan, no? Nakahinang po yan. Okay? So kapag pag-aandar ang compressor, wala po tayo magiging problema dahil nga nakabukas yung ating valve. So, di ba, safe tayo. Then ang gawin natin since na okay na rin naman lahat yung connection ng ating indoor unit from indoor unit to outdoor unit, okay na rin, nakakabit na rin yung ating fan motor. Okay, capacitor okay na, may remote na rin tayo. Gagawin natin, paandarin na natin. So magantay lamang tayo mga kamaster, no? Ayun oh. Magana na, magantay tayo ng ilang minuto. No, kuha na natin siya ng amperahe. So, lagyan natin siya ng flow indicator para malaman nyo na umaandar yung ating indoor unit. Okay? So, lagyan natin siya ng clamp. Okay, so magantay tayo mga kamaster, no, ng ilang minuto. Ayun mga kamaster, no. So, gumana na yung ating compressor. No? Yan o. So, i-forging muna natin. Pero kung ating makikita, hindi malang umandar yung ating panmotor. Okay? Bakit? Kasi nga, unang-una, weak na yung ating capacitor. No? Pero ang purpose natin sa araw na ito, makuha na natin ang actual na voltahe yung ating unit. So, set na natin sa volts, voltahe, AC. So, paalala, itong pula at blue ay yan yung line tsaka neutral. Kita ba? Yun. So, ang baba mga kamaster, no, 186.82 yung ating nakukuhang
voltage. So mababa ho talaga ang voltage dito sa Bulacan, gaya ng mga inilabas kong vlog ng mga nakaraang pang buwan, no? Na talaga mababa ang ibinibigay sa ating voltage ni Meralco. Mapanira ho talaga ito ng appliances, mga kamaster. So, ang gagawin natin, isasalpak natin to doon, no? Tatanggalin natin yung connection ng original na fan, then ito papanirin natin. Tingnan natin kung aandar to, mga kamaster, no? So at least ngayon, nalalaman natin, nakikita natin na talagang may problema yung ating fan motor, then ayong ating kapasitor, okay? So off na natin siya. Yung compressor, mga kamaster, ay operational, okay? So ayun, mga kamaster, no? Nakita nyo naman na talagang hindi na umaandar ang ating fan motor, okay? Dahil nga ho ay open na yung ating windings dun sa running, okay? Then yung ating kapasitor ay weak na rin. So pinakita ko lamang sa inyo yung actual na operation, no? Para hindi rin kayo magtaka. Baka sabihin nyo, hindi mo tinest ng 220 ka, master, eh. Paano kami maniniwala? So at least, di ba, tinest natin siya ng 220 na ganun yung kondisyon. So sa araw na ito, sa oras na ito, ito muna yung ating gagamitin, no? Na motor, no? So para lang malaman natin kung maganda nga, kung okay pa yung communication ng ating inverter board sa system, okay? So sabihin, kapag ito hindi gumana, no? Tapos okay na rin naman lahat, sabihin, may problema tayo doon sa board, sa relay, okay? So i-rewiring po muna natin to, mga kamaster, okay? So ayan, mga kamaster, no? I-connect na natin tong capacitor dito sa ating panmotor, no? Tuturo ko sa inyo kung paano mag-connect, no? Ito po yung connection ng panmotor ng stock, yung original, okay? So gagamitin muna natin tong panmotor na to, no? Pang testing lang para malaman natin kung buo yung ating board, no? Yung relay ng board, yung mga yung switching relay, para malaman natin kung nagbibigay nga ng tamang data, data dito sa ating panmotor. Okay, mga kamaster? So ganito. Since na ito yung ating common ng panmotor. Ang common na ito, mga kamaster, ay ilalagay natin dito sa common din ng ating connection na galing sa board. Yung common po ng board natin ay kulay blue. Kulay blue. Yung kulay blue na yan, ilalagay natin dito yung common, which is ito nga yun. Okay? Isusok-sok lang ho natin. Okay? So, nakakabit na yung common. Ang isusunod natin, yung auxiliary. Ano yung auxiliary? Yung kulay pula. Okay, mga kamaster? Yung kulay pula na may kasamang connection ng capacitor, ilalagay po natin yan dito sa capacitor din. Okay? So, gagawin natin, ito po yung auxiliary. Auxiliary ng panmotor. Ilalagay natin dito yung capacitor. Okay? Kuha, mga kamaster. Kuha nyo. So, itong auxiliary terminal ng ating connection na galing sa outdoor, o sa board, ilalagay natin dito sa dito. Isusok-sok natin dito, mga kamaster. Okay? Kung tutusin, kahit hindi na natin ito ilagay kasi ilalagay naman natin ito dito. Pero ganun pa man, syempre, para mas hindi tayo maligaw. Okay? Isusok-sok natin. Okay? So, itong auxiliary, ilalagay natin dito sa auxiliary connection ng ating clip. Yan. Galing sa outdoor. O sa, dito, sa board. Ayan. So, di ba, kung tutusin, hindi na natin pwedeng ilagay ito. Pero ganun pa man, ilalagay pa rin natin. Okay, mga kamaster? Then, ano pa yung kulang? Ang kulang na lang yung ating running connection. Then, magkakaroon tayo ng isang, maghahanap tayo ng isang wire. Ilalagay natin tong running connection dito sa wire. Okay? Then, eto naman, yung capacitor, ilalagay natin dito yung running. Okay? Then, yung natitirang wire, yun po ilalagay natin dito. Okay? Isusok-sok lang natin, mga kamaster, kasi pang testing lang naman. Okay? So, ito yung natanggal yung auxiliary. Siksik lang natin siya. Okay? Yung common connection, okay, yung common na galing sa panmotor, pumasok sa common connection ng ating terminal, papunta sa board, kulay blue. Yung kulay blue, common, papunta sa panmotor. Ngayon, yung kulay red na may kasamang kulay puti, ito po yung auxiliary, pumasok sa capacitor, then pumasok sa papunta sa panmotor. Okay? Then yung ating running connection ay nakalagay dito sa sa capacitor, then nakalagay naman dito sa dito. Okay, papunta dito. Dalawang puti, ito yung puti kasama yung puti na to kasama niya yung dilaw. Ito yung running connection.
Ito naman, ito yung auxiliary connection. Okay? So, paano rin na natin, mga kamaster, no? Tignan natin kung gagana to. Plug na natin. On na natin. On. Yo. So, antayin natin na umandar yung compressor, mga kamaster, no? Yun. So, kita nyo, mga kamaster, no? So, umandar na yung ating panmotor, umandar na yung ating compressor. So, ibig sabihin, talaga may problema sa panmotor at dun sa capacitor na ating chinek kanina. So, yung itong panmotor na to, mga kamaster, ay ginawa lang nating reference, no? Para lang malaman natin at makita nyo na kung ano nga ba talaga ang sirang part, yung panmotor part, or yung board part. Okay, so napatunayan natin sa araw na ito na ang may problema talaga base doon sa tinest pagkaka-check natin ay yung panmotor at saka yung capacitor. Ito yung capacitor. Okay, so ang pinarit natin ay pansamantala ito munang ating fan. Okay, para lang ma-check natin na buo talaga yung ating board. Okay, so yung ating compressor ay buo. So, ayun mga kamaster, no? Napatunayan natin sa oras na ito kung ano talaga ang nagisira. Okay? So, paalala doon sa mga kababayan natin ng mga baguhang teknisan, kung kayo po ay naka-encounter ng ganitong uri ng trouble. So, ang problema po na ito mga kamaster ay panmotor at saka capacitor. Okay? So, ganun lang po. Kasi simple at kadali mag-diagnose ng problema ng ating mga inverter na aircon. Okay? So, ganun lang po. Kapag kayo ay naka-encounter ng ganito na hindi gumagana yung blower, ang check nyo ay yung capacitor at yung ating fan motor. Okay mga kamaster? So hanggang sa muli po, maraming salamat sa lahat at magandang hapon po.